Okay, magpapatuloy tayo sa atin pong mini-series na pinamagatang kong Power Encounter. Ito yung pag-aaral natin sa ilan lamang sa mga makapangyarihang gawa ng ating Panginoong Jesucristo o mga himala niya noong siya ay nandito pa sa mundo. At siguro hanggang this month na lang ito, no? At sa susunod na buwan ay may panibago na tayong series tulad ng aking ipinangako. At alam nyo, nung matapos ko po yung series natin sa Book of Judges, eh marami po nang lumapit, may mga nagsabi, sana pastor, ito yung mga susunod yung isi-series. At dalawa po yung nagpangunahin sa mga binigay na suggestion, Book of Numbers at saka Book of Revelation. Puro mahihirap, no? At siguro, at naisip ko, bakit nga ba hindi muli nating pag-aralan ang Book of Revelations? So pag-pray nyo ako na yun ang ating magiging panibagong series. In fact, sa kanakaraan ay nagturo yata ako nito sa Sunday School some 20 years ago. At hindi ko na makita sana yung mga aking notes, no? Kasi sinusulat ko lang yun sa ballpen. But I hope that I can do it again. So please pray for me para sa susunod na ating medyo mahirap-hirap na series sa darating pong February. So at this time, we'll continue our series on the Power Encounter. And I'd like to invite you to open your Bible to Matthew chapter 9, verses 1 to 8. Sa Tagalog, pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastangan ang taong ito ang Diyos. Ngunit palibhasay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madali ang sabihing pinatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo sa lupa, ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. Kaya't sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Verse 8, nang makita ito ng maraming tao, sila'y natakot at niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong otoridad sa mga tao. Ito po ang salita ng Panginoon. No vaccine, no entry. No vaccine, no work. No vaccine, no travel. At bukas yata ay mahigpit nang i-implement ang no vaccine, no ride policy. Ito ay mga kontrobersyal na issue ngayon. Hindi lang dito ha, sa ating bansa, kundi sa ibang bahagi pa ng ating mundo. Siguro narinig na ninyo yung sino yung kung alam ba ninyo kung sino ang number one tennis player in the world today. Si isang Serbian, si Novak Djokovic. Siyang number one tennis player ngayon, no? At maaring narinig ninyo, nabasa ninyo noong nakaraang linggo, pumunta siya sa Australia para sa Australian Open. Itatangkain niya ang kauna-unahang Grand Slam para sa Australian Open. Pero pagdating sa immigration, hinold siya. Hindi siya pinapasok. Ang totoo, dinitain siya. Now, may mga problema sa kanyang visa, kaya ginawa yon. At isa pa, hindi rin siya vaccinated. Nagbiro yung isa sa mga, kasi this week, ano, kausap ko yung mga ilan sa mga kapatid natin na sa Christian Filipino Fellowship sa Australia. Sabi, kaya daw hindi pinapasok talaga si Djokovic dahil sa kanyang first name. Pangalan niya kasi ay Novak.
pinaikling no vaccine, ano? Na, you know. Now, siguro, para sa iba, itong pulisiyang ito ay violations of human rights para sa kanila. Pero sa mga iba naman na sumasang-ayon, hindi naman siguro ito violation of human rights. Ang purpose nito ay preservation, actually, of life of those unvaccinated. Now, I'm not going to dwell on this issue this morning. That is not my concern in our study today. But let me say this. Pagdating sa usaping espiritual, meron ding halos ganitong prinsipyo eh. No? Ano yun? No Christ, no forgiveness of sin. No forgiveness of sin, no real experience of healing. At yan ang makikita natin dito sa binasa natin ngayon. No? At kung papalawakin pa nga natin, sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan, ay makikita natin na ang isang tao na hindi napatawad sa kasalanan, ang isang taong hindi nakasumpong kay Kristo, hindi makakapasok doon sa banal at maluwalhating kaharian ng Diyos. Dito sa binasa natin, makikita natin na merong ang isang halimbawa ng isang tao na hindi lamang tumanggap ng physical healing, kundi ng spiritual healing sa kanyang spiritual disease. At ang kanyang tinanggap ay forgiveness of sins. And that's why I think the simple message that we can get from this short story or this narrative ay ito, the greatest healing that man can ever receive is the forgiveness of sin. Yan. Diba? Ang pinakadakilang kagalingan sa karamdaman na pwedeng tanggapin natin ay walang iba kundi ang kagalingan sa larangang espiritual, yung bang tayo ay nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Now, for a brief note, ito pong account na ito ay makikita nyo rin, itong account na kung tawagin ay the healing of the paralytic man, makikita nyo rin yan sa ibang bahagi ng gospel. Makikita nyo yan sa Mark, makikita nyo yan sa Luke. Mas detalye pa nga eh, doon sa iba eh. Mas detalye doon sa Mark, mas detalye doon sa Luke. At kung hindi ako nagkakamali, nung ako'y nagkaroon ng series sa Book of Mark, nadaanan ko rin ito eh. No? Pero hindi ko ipipresent sa inyo yung bahaging ito doon sa presentation ni Mark, kundi sa presentation ni Matthew. Sapagkat, alam nyo, si Matthew, meron siyang iba yung paraan ng kanyang pagsusulat eh. Hindi niya binigay yung mga detalye sapagkat meron siyang gustong mangyari. Halimbawa lang, sa maraming pwede kong sabihin. Alam niyo ba na sa daan-daan na mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo, siyam lamang ang itinala niya sa kanyang ebanghelyo at ito'y makikita dito sa chapter 8 hanggang sa chapter 9. At doon sa pagtatala niya ng kanyang mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo, pinakita niya that each of these revealed the progressive fulfillment of Old Testament prophecy concerning the Messianic Kingdom. Napakadami kasing prophecy sa lumang tipan patungkol sa darating na kaharian na itatatag ng Messiah. Marami, no? Halimbawa dyan, pinakita pa nga doon na yung itatatag na kaharian ng Messiah ay isang klase ng kaharian na may kapangyarihan laban sa kalikasan, sa karamdaman, kay Satanas, at maging sa kasalanan. At ang intensyon ni Mateo ay patunayan na lahat ng iyon ay naisakatuparan sa siyam na mga makapangyarihang himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Now, it will consume much time kung isa-cite pa natin yung Old Testament prophecy patungkol sa Messianic Kingdom. Pero alam niyo ba na ang isa sa prominent mark doon sa prophecy na yon sa darating na kingdom ng Messiah ay forgiveness. Dadalhin ng Messiah ang kapatawaran ng kasalanan. At sinasabi ni Mateo dito sa isang event na ito, tinupad ito ng Panginoong Jesucristo dito sa partikular na pangyayaring ito.
Merong apat na bagay ang gusto kong makita natin. Unang-una, the power of faith. Pangalawa, titingnan natin the passion of forgiveness. Pangatlo, the pattern of futility. And number four, the prominence of fear. Unang-una, the power of faith. Now, si Jesus, ayon doon si binasa natin sa talatang una, no, sa verse 1, ay pabalik na sa kanyang syudad. Ang ginamit na salita sa Ingles ay his city. Sa Tagalog, no, sabi doon, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. His city, na kung tawagin ay Capernaum. No, yun ba ang his city ng Panginoon? Di ba galing siya sa Nazareth? No? Pero bakit sinabi ang kanyang bayan ay yung Capernaum? Eh, perhaps, the nearest answer to this was the fact na mas malaking panahon ang ginugol ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo sa lugar ng Capernaum. No? And, alam nyo ba, mga kapatid, ito pang natuklasan ko dito kay Mateo. No? Noong binabasa ko itong pangyayaring ito, na talagang ang ginagawa ni Mateo ay pinapakita niya yung fulfillment ng prophecies patungkol sa Messiah sa kanyang sulat patungkol kay Jesus. Alam niyo ba na maging yung pananatili ni Jesus sa Capernaum ay bahagi ng prophecy? Matthew chapter 4 verses 12 to 16. Sabi roon, "Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun, the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned." So makikita nyo, maging yung pagtungo niya doon sa Capernaum, bahagi pala doon ng propesiya ni Isaiah, na doon talaga siya mananatili at mas maraming gagawin siyang mga dakilang ministeryo sa lugar ng Capernaum. Bagamat ang totoo, siya ay nanggaling sa Nazareth, kaya tinatawag si Jesus Christ na the Jesus of Nazareth. Now, andoon siya sa Capernaum at ang malaking probability, siya ay nakatira o nag-i-stay sa bahay ng isa sa kanyang mga naging apostol na walang iba kundi si Apostol Pedro. Now, ito ay narito ang isang encounter. Nakita natin, mayroong isang lalaki na dinala ng mga, sabi rito, sa ibang, pagpunta kayo sa Mark at pumunta kayo kay Luke, sasabi ay four men. No? Dinala sila, isang lalaki na mayroong affliction na ayon sa mga komentarista, ang kanyang sakit ay quadriplegic. No? Isang, yung sakit na yan, eh, parang sakit ni, narinig nyo na si, ano, no? Si Johnny Erickson Tada. No? Paralisado yung dalawang kamay, paralisado yung dalawang paa, hindi makagalaw. So, yun ang kanyang sakit. So, pero alam ng lalaking ito, at maaring ng mga kapamilya niya, na hindi lang physical healing talaga ang kailangan niya. Kailangan dyan ng spiritual healing. Bakit? Sapagkat alam nyo, ang mga Hudyo nung unang panahon ay merong isang maling doktrina, maling paniniwala o parang maaring medyo lihis na theology, yan ang pinag-aaralan natin kanina sa Sunday School, na kapag ang isang tao ay may kapansanan, siya ay may nagawang kasalanan. At kung gaano katindi ang kanyang kapansanan, ganoon din katindi o kaseryoso ang nagawa niyang kasalanan. Ganoon ang kaisipan nila noon. So maalala nyo, sa John chapter 9, ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay nakita nila yung isang lalaki na bulag mula pa ng kanyang pagkabata. Natandaan nyo yun? At nagtanong ang mga alagad sa Panginoong Jesucristo at tinanong na, sino po ba Panginoon o Rabbi ang may kasalanan? Ang mga magulang o ang lalaking ito, kaya siya ipinanganak na bulag. Di ba natandaan nyo? So bakit? Ba't may ganun tanong? Sapagkat yun ang concept nila eh. Pag may kapansanan o may matinding karamdaman, maaaring may nagawang kasalanan. So kung ganyan ang kultura, ganyan ang paniniwala sa isang lipunan, imagine nyo yung shame,
Imagine yung embarrassment. And perhaps yung poor self-image nararamdaman ng lalaking ito at ng kanyang pamilya. Dahil nga dito sa wrong theology about sin. Now, of course, we believe na lahat ng klase ng karamdaman, ay bahagi ng sumpa ng Diyos sa sangkatauhan. Naniniwala tayo dyan. Bakit tayo nagkakasakit? At bakit may kapansanan? Bahagi ng sumpa ng Diyos yan sa sangkatauhan. Pero, wag nating iisipin na kapag mayroong isang taong mayroong kapansanan, ay dahil may nagawa siyang partikular na kasalanan. Hindi pwedeng totoo lagi yan, no? Hindi po pwedeng ganyan. At yan ay isang maling paniniwala. At narito, ang kanya siya at ang kanyang pamilya, maaring narinig nila ang mga bagay patungkol kay Jesus. Kung sino si Jesus, siya ay nagpapagaling ng karamdaman at nagpapatawad ng kasalanan na siyang, sa kanilang paniniwala, dahilan o sanhi ng kapansanan o karamdaman. And conjecture ko lang naman ito, maaring alam din nila yung sinabi ni Propeta Isaiah patungkol sa darating na Messiah, kapag ito'y dumating na, sabi ron sa Isaiah 33 verse 24, "And no inhabitant will say, I am sick. The people who dwell there will be forgiven their iniquity." So, nakita nyo, doon sa prophecy ng ni Isaiah patungkol sa darating na Messiah, mayroon siyang daladalang bagay eh. No, pagpapagaling sa karamdaman at pagpapatawad sa kasalanan. Maaaring narinig nila, ay ba't narito mayroong nagsasabi, nagpapatawad siya ng kasalanan at mayroong nagpapagaling ng karamdaman, maaaring siya yung sinasabi sa Book of Isaiah. Now, I don't know if narinig na alam ng mga, ng kapamilya nito, ng lalaking ito yun, ano maging ng lalaking yan, conjecture ko lang yan, pero posible rin naman. Now, maaaring itong pamilya niyang ito ay nagsasabi sa kanilang sarili, kalimutan na natin kung ano yung mga iniisip ng mga tao sa ating kapaligiran. Huwag na nating intindihin na ang tingin nila sa atin, mga makasalanan, kaya nagkaroon tayo ng ganitong kapamilya na mayroong kapansanan. Pumunta na tayo kay Jesus. Sapagkat ang pinakamahalaga narito ang isang tulad niya na nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. At sa verse 2, mababasa natin, anong magbasa natin? Sabi doon, Jesus saw their faith. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. No? At bakit sinabi kanila? Dahil nga kasama na doon sa mga nagdala sa kanya. At ang paniwala ko, maaring itong mga ito ay hindi mga kaibigan, kundi mga kapamilya niya rin. Kasama o mga relatives niya rin ang nagdala sa kanya sa Panginoong Jesucristo. At yung pananampalataya ay nakita ni Jesus. No? Ulitin ko ha, nakita ni Jesus. Pero itong pananampalataya na nakita ni Jesus ay dapat maging malinaw sa atin ay pananampalatayang ipinagkaloob din ng Diyos sa kanila. Sabagat, ano bang turo ng Biblia patungkol sa pananampalatayang totoo? Patungkol sa pananampalatayang nakapagliligtas? Hindi ba kaloob ito ng Diyos? Epeso 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Gasgas na sa atin yung mga talatang yan eh, kung tutuusin. Pero yan ay napakahalagang talata na nagpapatunay sa atin. Hindi lang biyaya, kundi pananampalataya. Ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos. Now, bakit ko kinakailangan bigyan diin yan? Bakit kinakailangan patuloy na ma-refresh yan sa ating mga isipan? Alam nyo, mga kapatid, may mga kilala ako eh. At hindi ko na halos siguro, hindi ko na mabilang, mga tao na may karamdaman, may kapansanan. At nandoon siya sa sitwasyon na pwede nating sabihin napaka matindi yung sufferings na pinagdadaanan niya. Pero pagdating sa spiritual na bagay, wala pa rin siyang interes. Pagdating sa spiritual na bagay, wala pa rin siyang pakialam. Mayroon na ang karamdaman eh. Kaya nga naniniwala ako na itong pananampalatayang totoo, kaloob talaga ng Diyos. Diba? Eh, siguro,
banggitin ko itong isang insidente ito. Kilala ito ng ilan sa inyo, pero hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Hindi pa naman din tapos ang Panginoon sa kanya. Nagsimula, ang totoo, nagsimula ang ating outreach sa Pasita. Dahil sa isang dalagita na napadpad dito sa ating iglesia. Ang dalagitang yon hindi marunong magbasa dahil hindi nag-aral. Pinagtiyagaan ng ating mga kabataan na turuan siyang magbasa. No? Yung mga kabataan na yon, hindi na kabataan ngayon. Siyempre, medyo nakaedad na rin. No? Natuto siyang magbasa. At siya ay merong nanay na walang paningin, bulag. So, kaya kami nakarating sa Pasita ay dahil pinuntahan namin ang kanyang bahay. At andyan si Joanne, ilang beses niya akong in-invite na magturo ng salita ng Diyos mismo doon sa nanay niya na bulag. Siyempre, nakakasympathize din ako dahil tatay ko ay bulag. No? Excited din akong ituro sa kanya. No? Ang totoo, sa pagnanasa din namin na matuto siya ng salita ng Diyos, kahit bulag siya, dinala namin siya ni Joanne saan? Sa Cubao. Pinagtiyagaan naming akayin siya doon patungo sa Resources for the Blind at para makakuha siya ng Bible for the Blind. Dahil din sa awa ng isa sa mga kapatid natin dito, naging recipient pa siya ng kanilang company para bigyan siya ng pangkabuhayan. Lahat ng mga bagay ginawa. Pero wala siyang interest sa spiritual. Nagkaroon ng Bible study sa Pasita, maraming umaattend na mga nanay, hindi siya aattend. Bakit? Bakit ganito ang ugali na itong babaeng ito na sinasabi ko? No, hindi pa naman tapos ang Panginoon sa kanya. Dahil nga, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos yan. Di ba? Yun lang po ang explanation niya at dito sa pagkakataong ito. Hindi natin pwedeng lang sabihin na kaya siya lumapit kay Jesus dahil meron siyang karamdaman. Hindi lang yun ang totoo. Dahil pinigyan siya ng Panginoon ng pananampalataya. Sapagkat walang totoong lumalapit sa Panginoong Jesucristo sa kanyang sariling paraan lamang. Dahil may pangangailangan ng siyang pampisikal. No? Ito ay tugon sa holy calling ng Panginoon. Bakit ko nasabing tugon sa holy calling? Sapagkat sabi sa Bible, sa binasa natin, tinanggap niya ang kapatawaran galing sa Diyos. Tumugon siya doon sa panawagan, sa holy calling ng Ama. Yung sinasabi sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him and I will raise him up on the last day. Itong taong ito, itong lalaking ito, and I believe, maging yung mga nagdala sa kanya, ay nagtataglay ng katangian ng totoong pananampalataya na nakita ni Jesus sa kanila. At yung pananampalataya na nakita ni Jesus sa kanila, ayun yung pananampalataya ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At ano ang manifestation? Ha? Handa nilang harapin ang lahat. No? They have the courage to expose their ugliness, the ugliness of their family in the presence of the Holy God. John MacArthur, I'd like to quote him in his commentary in this particular event. Sabi niya, he willingly and silently exposed to Jesus and to the crowd in all his physical and moral spiritual ugliness. Imagine mo, hinarap nila yung taong yun sa Panginoon Kristo sa harapan ng napakadaming tao. Alam mo kung anong concept ng mga tao patungkol sa ganong klase? Makasalanan. Pero hinarap nila yun para ipakita ang kanilang pananampalataya sapagkat ang totoong pananampalataya ay nagkakaroon ng katapangang harapin maging ang isang mahirap na bagay na harapin. Handang umamin ang kanyang kapangitan espiritual at moral at pisikal sa harapan ng isang banal na Diyos. That is the power of true faith. And let me say this, true faith makes us willing to face all odds. True faith makes us willing to face all odds. Now, number two,
let's go to number two, the passion of forgiveness. Now, Jesus said to this man in verse 2b, take heart, my son, your sins are forgiven. Now, paano niya nalaman? Paano nalaman ng Panginoon Jesucristo na ang kailangan ng lalaking ito ay kapatawaran? Simple ang sagot. Nakikita ng Panginoon ang puso ng tao. The Lord knows the heart. Alam niya ang puso ng lalaking ito at itong apat na nagdala sa kanya na ang tingin ko'y mga kapamilya niya rin. Nakita niya na ang lalaking ito at maging ang mga nagdala sa kanya ay mayroong isang bagbag na kalooban. Mayroong isang puso at espiritu na contrite, durug sa harapan ng Panginoon. At isang magandang bagay sa ating Panginoong Diyos na huwag nating kakalimutan, mga kapatid, God loves to forgive the people who come to Him with such a heart. Interestingly, yung Greek word na ginamit na salitang pinatawad or forgiven dito has the idea of going away or not remembering it anymore. Yan yung Greek word na ginamit. Now, bakit ko binanggit yan? Alam nyo, mahalaga yan, mga kapatid. Alala ko nung bago pa lang akong Christian, merong naimbitahang mag-preach doon sa church namin, sa dati kong home church ko. At sabi niya doon sa kanyang panghangaral, alam nyo, pagdating ng araw, sa araw ng paghuhukom, ang bawat isa sa atin, ipa-plus sa isang malaking screen ang lahat ng ating nagawang kasalanan mula ng ating pagkabata. Ipapakita roon ang mga ginawa natin kasalanan, lahat. Talaga nakikita. Tumaas ang balahibo ko nung marinig ko yun eh. Pero, nung inaaral na ko na ang salita ng Diyos, nakita ko, hindi pala, hindi yun ang turo ng Bible. Hindi yun ang turo ng Bible patungkol sa pagpapatawad. Ang turo ng Biblia patungkol sa pagpapatawad kapag nagpatawad siya. He will not remember it anymore. Na hindi ibig sabihin nakalimot ang Diyos, kundi hindi niya nagagamitin pa ang lahat ng yan laban sa iyo. Anong sabi ng Biblia patungkol sa pagpapatawad? Forgiveness means that God is not keeping a record of our sins. Psalms 103 verse 12. Kapag nagpatawad ang Diyos ganito, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Isaiah 38:17. Behold, it was for my welfare that I had great bitterness, but in love you have delivered my life from the pit of destruction, for you have cast all my sins behind your back. Jeremiah 31:34b, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Ay, kulang talaga yung oras natin para basahin ko sa inyo marami pa mga talata, mga kapatid. Pero gusto ko lang sabihin, ganito ang turo ng Biblia patungkol sa pagpapatawad. Hindi siya katulad natin. Pag nagpatawad tayo, nahirapan tayong makalimot. Kahit na napasabi natin, sige na, okay na tayo. Pag nagkamali yan, sigurado ko babalik lahat yung mga ginawa niya sa iyo sa nakaraan. Kaya napakatindi ng biyaya ng pagpapatawad. This is a wonderful gift in the presence of the holy and just God. Tayo na dapat sana yung mga object ng puot ng Diyos. Tayo ay recipient ng kanyang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero ngayon pinalaya tayo dahil tayo ay pinatawad sa kasalanan. At alam niyo ba kung ano yung cost ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin? Ang cost noon, buhay niya mismo. Dugo niya mismo. Sakripisyo niya mismo doon sa krus. Alam niya na kung kinakailangan niyang patawarin ang kanyang mga mananampalataya,
kinakailangan niyang pasanin ang kanilang kasalanan. Kaya tinanggap ni Jesus, natikman ni Jesus ang pait ng krus. At sa buong buhay ng Panginoong Jesucristo, sa tuwing siya ay nagpapatawad sa mga kasalanan, alam niya na buong sa kanyang isip at sa kanyang puso na bawat taong pinatatawad niya, ibig sabihin dinadagdagan niya ang bigat ng kapurusahang haharapin niya sa harapan ng isang Diyos na matuwid para lamang maalis at mapatawad ang kasalanan ng mga mananampalatayang ito na kanyang hinirang mula pa ng itatag ang sanlibutan na lalapit sa kanya at magpapahayag ng pagsisisi at pananampalataya. Napakadakila ng biyaya ng kapatawaran. Ikatlo, the pattern of futility. Now, binanggit ko sa aking introduction ng intensyon ni Mateo sa arrangement niya ng kanyang gospel, lalo na sa kanyang mga miraculous power, para yung kanyang mga mambabasa, yung mga babasa ng kanyang gospel, ay makikita nila, no, na ang bawat propesiya sa lumang tipan patungkol sa darating na Messiah, yung kanyang display of power over sin, disease, Satan, nature, and sin, lahat ng yan, ay matutupad dito mismo, no, sa miracle ng Panginoon. At lahat yan, obvious yan sa paningin ng mga scribes, ng mga escriba. Ito mga scribe, ito yung mga Old Testament scholars ng panahon na yun. And yet, look at their attitude to what Jesus performed in verse 3. And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." Taong ito ay namumusong. It only shows na talagang ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng tao. Siya ang nagbibigay ng conviction sa mga makasalanan. Pwedeng ang tao may alam siya patungkol sa kay Jesus. Pwedeng alam niya yung ino-offer ni Jesus sa mga makasalanan. Pero malibang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa puso ng isang tao, hindi niya makikita ang halaga nito. Kung hindi man niya ito tanggihan, magpapatuloy siya na gawin kung ano yung iniisip niyang tama sa kanyang paningin o yung tinatawag niya mga bagay na futile, mga walang kabuluhan at walang spiritual value. Ito mga eskribang ito na nag-aral ng lumang tipan, hindi nila nakita ang pangangailangan ng kapatawaran. Kaya wala silang interes. Kahit na ang Panginoong Jesucristo nagpe-perform na ng miracle. They didn't recognize their problem, thus they didn't see the worth of what Jesus said. Diba? Parang ano lang yan eh. Pag wala kang sakit, hindi mo nakikita yung tinatawag na hindi ka magiging desperate kung wala nang paracetamol na mabibili ngayon sa drugstore. Wala ka naman sakit eh. Siguro kung may nararamdam na lang, doon ka lang makakaramdam. Ay naku, tapos wala nang mabili. Diba totoo naman yun? If you don't feel sick, you don't see the need of the doctor. You don't see the need of the paracetamol or kinds of medicine. When Jesus pronounced forgiveness to that man, sinabi niya, pinatawad na ang iyong kasalanan. Imbis na sabihin ng mga iskribang ito, teka muna, ito ang Messiah. Siya yung Messiah na sinasabi sa lumang tipan ng mga propeta na ang kanyang dadalhing kaharian ay may kapatawaran, markado ng pagpapatawad. Pero imbis na ganun ang kanilang attitude, sinabi na, "This is blasphemy, for only God can forgive sin." Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa kasalanan. O, tama naman sila sa kanilang theology kung tutuusin, pero nakalimutan nila na ang Messiah na darating ay dadalhin niya ang pagpapatawad sa kasalanan. Now, verse 4, "But Jesus, knowing their thoughts," tinan nyo ha, "said, 'Why do you think evil in your hearts?'"
Now, doon pa lang makikita natin sino si Jesus. Diyos talaga siya. Sabi, knowing their thoughts. Nakita niya. Nabasa niya yung isip nila. No? Kasi iba nakakabasa ng isip? Ang Diyos lang, di ba? It proves that Jesus is God. Tama yung theology nila. Na ang Diyos lang nagpapatawad. Sino ba si Jesus? Diyos. Bakit? Nababasa niya yung isip nila. No? Pero, para patunayan sa kanila na siya nga talaga yung Diyos at may otoridad na magpatawad, he performed a miracle. Verse 6b, he then said to the paralytic, rise, pick up your bed, and go home. Ang totoo mga kapatid, ano bang mas madali? Magpatawad ng kasalanan o gumawa ng himala? Mas mahirap, mas madaling gumawa ng himala para sa Panginoon Jesucristo. Di ba? Kaysa sa magpatawad. Bakit? Tama, sapagkat ang pagpapatawad ay Diyos lang ang pwedeng gumawa. At ang isa pang problema sa pagpapatawad, hindi nakikita ng tao yan eh. Yung pagpapatawad cannot be seen by observers. Ay, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo nung gumawa siya ng himala, he performs the lesser to prove the greater. What is the greater one? Forgiveness. And he performs the lesser one, miracle, to prove the greater. Pero kailangan pa rin ang mata ng pananampalataya para makilala ng isang tao kung sino talaga si Jesus. Kaya nga, spiritual blindness must be removed to know who Jesus is. Mga kaibigan na nanonood sa ating live stream o sino man na naririto ngayon, si Jesus ay Diyos. Kaya meron siyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya, hingin mo sa Diyos ngayong araw na ito na tulungan Kanya kung ikaw ay wala pa kay Kristo. Tulungan Kanyang makita mo ang pangangailangan mo ng kapatawaran. Hingin mo sa Diyos na tulungan Kanyang ma-overcome mo ang espiritu ng kawalan ng pakialam. Naalisin niya yung kabulagang espiritual na meron ka, na baguhin niya ang puso mong bato at gawin niyang pusong laman. Sapagkat, ano man ang reputasyon mong maganda na naitayo mo, ano man, gano'n man karami ang ari-arian mo na nakalap mo, ano mang edukasyon ang naabot mo, gano'n man kataas ito, ano mang karangalan ang meron ka rito sa mundong ito, kung hindi ka napatawad sa iyong kasalanan, mas mabuti pang hindi ka ipinanganak dito sa mundo. Yun ang totoo. Noong 1984, yung Avianca Airlines ay nag-crash sa kabundukan ng Spain. Now, gumawa ng investigasyon ang mga investigador, bakit nag-crash ang eroplanong ito? At kinakailangan nila matuntun kung nasaan yung black box, sapagkat yun ang madalas na hindi nasisira sa bahagi ng eroplano, yung black box. Yung black box, nandoon naka-record ang lahat ng mga conversation ng piloto. Kung sila man ay dalawang piloto, lahat ang kanyang sinasabi, at maaring yung kausap niya, kung sino man ang kausap niya, doon sa tower, no, kung sino man, andoon lahat yon. At nakita nila, nang makuha nila yung black box, yung isang computerized synthesized voice, no, na naroroon ay merong automatic warning system na nagsasabi sa salitang Ingles, maaring galing doon sa tower, at sinasabi nung salitang ito ay, pull up! Pull up! Ang problema, yung piloto, hindi ata nakakaintindi ng Ingles. At akala niya, mayroong tinatawag na malfunction yung kanilang system. Kaya sabi niya, silencio, gringo. At sinwitch off niya yung system na yon. At ilang minuto lamang, bumagsak ang eroplano sa kabundukan ng Spain at lahat ng mga nakasakay ay namatay.
Maraming tao ngayon ay tulad ng pilotong ito. No? Na iniisip nila na isipin mo yung mga bagay na espiritual, yung pangangailangan ng kaluluwa mo, yung pagpapatawad sa iyong kasalanan, ito yung mga bagay na hindi naman mahalaga. Ito'y magsisilbing malfunction lamang sa sistema na gusto mong itayo sa buhay mo. Ano yun? Pera. Diba? Ari-arian, posisyon, karangalang pangmundo, worldly pleasure. Pero ano sabi ng Bible? Anong pakinabang ng tao, makamit man niya ang lahat sa mundo, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Real healing is the healing of the soul. Remember that. Number four and the last, the prominence of fear. Now we read in verse 8, when the crowd saw it, they were afraid and they glorified God who had given such authority to men. Now, I don't think na yung mga taong nandoon ay naintindihan nila yung kapuspusan o kabuuhan ng kahulugan ng pagkakatawang tao o pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Pero isang bagay ang maaring alam nila, narito ang Diyos. Narito siya. Mayroon kapangyarihan na dumating dito sa taong ito at sila'y natakot. Isang klase ng takot na nagpapahayag at ayon sa mga commentaries, sinasabi isang klase ng takot sa wikang Griego na nagpapahayag hindi lang ng pagkamangha, kundi ng awe, ng sense of unworthiness. Iba parang katulad na nangyari kay Apostol Pedro, noong naalala nyo nung nangingisda yung mga apostol, magdamag na silang nangisda, pagkatapos sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, Pedro, ihulog mo yung lambat sa dakong malalim. Sabi ni Pedro, sabi ni Simon Pedro, magdamag na kaming nangingisda, wala kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo gagawin namin, inihulog nila yung lambat at nagkapunit-punit na yung lambat sa dami ng isda. At yung dalawang bangka ay halos lumubog na. Sa dami na nakuha nilang isda. Nung makita ito ni Pedro, lumapit siya kay Jesus Christ at sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Natakot siya sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Ito'y isang takot ng pagkamangha. Ito'y isang takot ng paggalang, o kung tawagin natin ay reverential awe. Reverential awe, brethren, is essential in our Christian walk. Ito yung takot na dapat na nagka-characterize ng ating puso lagi sa harapan ng Diyos. Isang klase ng takot na magtutulak sa atin para aminin natin na tayo ay makasalanan. Para magpakababa tayo sa kanyang harapan. Para udyukin tayo na yakapin siya. At tayo ay mamotivate na sumamba at sumunod sa kanya. Sana ibigay sa atin ang Panginoon ng ganyang klase ng takot. Hindi lang isang beses, kundi sa lahat ng kaarawan ng ating buhay dito sa mundo. Kung ikaw ay totoong nakatanggap ng pagpapatawad sa iyong kasalanan, you cannot help but be grateful for the rest of your lives. Yung kanta na, I am forever grateful. Dapat totoo yan sa atin. Isang klase ng pagpapasalamat na magta-translate sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa Kanya! Na may kapangyarihang magpatawad sa ating mga kasalanan. At sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay para ang kapatawarang ito'y maging totoo. At maging mabisa sa ating mga buhay. Sapagkat kung naintindihan natin ang lahat ng ito, mga kapatid, ito'y laging mauuwi sa pagsamba. Alam nyo na ang pinakadakilang kagalingan, the greatest healing man could ever receive is forgiveness. Yan ang pinakadakilang kagalingan na pwedeng tanggapin ng tao, ang kapatawaran sa kanyang kasalanan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos,
sa mga katotohanang ito na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin. Makita namin ang napakagandang biyaya na aming tinanggap. Hindi man lamig ang aming puso. Hindi kami maulog sa panlulupaypay. At kung dumadating sa panahong animoy parang nanlulupaypay kami, balikan namin ang mga katotohanan ito. Tinanggap namin ang pinakadakilang bagay sa mundo. Ang pinakadakilang kagalingan. At yan ay ang kagalingan ng aming pangangailangan ng aming karamdamang spiritual. Ang tinanggap namin ay kapatawaran. Salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka sa aming mga buhay. At sana sa mga hindi pa mananampalataya na naririto, dalangin naming kumilos kayo sa kanila upang sila'y lumapit kay Jesus sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.